capacity at rates ng bawat vehicle po na meron tayo. So sa motorcycle po, base rate po natin is 60 pesos. Succeeding is 5 every kilometer. So may size po yan. Ayan, tingnan na lang po natin. At up to 20 kilograms po ang pwede natin ipa-deliver sa motor. Ayan. Pag more than 20 kilograms na, sedan na po ang kailangan natin ipa-book. So that's a capacity of up to 200 kilograms. Ang base rate po ay 120 first kilometer. Okay. Succeeding ay 20 every kilometer. Right? Ayan. And, ayan, thank you. Ayan, tinitingnan ko talaga kayo sa mga naka-video. Ayan. Ayan. So ang next naman po ay MPV1. Ayan, ang base rate po natin ay 140. Okay, ang first kilometer, succeeding is 20 every kilometer, up to 300 kilogram. Ayan, so by the way, paano ba natin malalaman na kaya ba ito ng sasakyan? Kasi alam mo naman, hindi naman lahat tayo magagaling sa math, no? So ang visual lang natin, pag sinabing 200 kilogram, ibig sabihin po apat na sako ng bigas. Okay, pag apat na sako ng bigas yan, sedan ang pwedeng ipa-deliver dyan. Pagka-anim na sako ng bigas na, yung 25 yung isang kaban kasi noon, 25 kilogram eh, di ba? So, yan ay MPV1 na. So, yan lang ang visual po natin kung gaano kapigat para may idea tayo. Alright? Okay, next. MPV2, ayan, ang ating pong capacity, maximum capacity dyan ay 600 kilogram. Base rate of 341 kilometer, succeeding of 25 every kilometer. Ayan, ang next naman po, ang van. Ayan, 421 kilometer, 25 every kilometer, up to 1,000 kilogram. Ayan, same din po ang small truck, up to 1,000 kilogram, 420 ang first kilometer and 25 every kilometer. At syempre, ito yung mga panglipat bahay level na, ayan, capacity of up to 2,000 kilograms at base rate po natin ay 1,850 first kilometer at succeeding of 45 every kilometer, right? So, paano ba mag-book? Una po, may dalawa pong paraan para mag-book po sa ating TokTok. Ayan, una po, via delivery link. So, ang delivery link po natin yan po ay yung www.toktok.ph/delivery/ ang ating pong franchise ID. So, ito po, hindi po ito pang lifetime kasi ito po ay one time na nila pwedeng gamitin and then isi-send mo ulit in case mawala nila or what. Yan. So, hindi yan nakabaga nakasave unless na lang talagang fan nyo sila. Talagang susuportahan kayo sa negosyong ito all the way. Diba? So, yung delivery link po, ang una lang po dyan ay order type. Okay? So, ibig sabihin po, pipili sila kung ASAP or ito po ay scheduled time. So, tandaan po natin pag scheduled time, kailangan po ilagay kung anong oras pipick upin, anong araw. Okay? At from what time to what time. Ganyan. Okay? Pag ASAP, within the day po yan. Okay? Next ay syempre, yung kanilang mga information ng pick up and drop off. Okay? So, reminder lang dito, pag tayo po ay nagpipin, siguro din po natin na yung pinakamalapit doon sa pinaka-address po ng pagpipigapan at ng pagdadrop po. Para po hindi po, para po tama yung computation ng kanilang rate. Right? And then, pangatlo po, choose the vehicle type. So, yung seven vehicle type po ang pipiliin natin. So, depende again yan sa item na ipapadala po ninyo. Siyempre, ang distance at duration po niya naka-auto-compute na po. Depende po sa pininyo na location ng pick-up at drop-off point. Ayan. Ang promo code po, wala pa po yan. Hindi pa po available. Okay? Ang next po ay item description. So, pipili lang po kayo dyan sa naka-drop-down. Either clothing, document, food, large, others. So, pag wala po sa mga yan, siyempre others po and then i-itemize po ninyo or ilagay nyo po dun sa description. Then, makikita nyo po, may option po dyan sa baba kung ito po ay cash on delivery, meaning mag-a-bono si rider once pumunta siya sa sender or and or express kung ito naman po ay dapat unahin niya yung priority niya to at hindi siya makakatanggap ng ibang booking. So, lahat po yan add 40 pesos each po, depende sa kung anong inon. So, automatic na po yan, napapasok dito. Okay? And then click book now. Okay, via TokTok app, syempre mas madali po dito, mas convenient. Ayan, una lang po syempre, pipiliin nyo yung delivery. Okay, and then next po ay pipili po kayo ng order type, ASAP or
scheduled time. And then, syempre, yung mga information na ilalagay po natin. Ayan. And then, pili ng vehicle type. And then, ayun na po. Ilagay po yung description and then click book now. Ganun lang po kasimple.